pinag-uusapan sa social media ngayon ang trailer ng final episode ng hit American musical sitcom na Crazy Ex-Girlfriend, kung saan po guest star dito po ang ating kapamilya na si Miss Leia Salonga. There she is. Wow, Leia, she's a national treasure, kaibigan. Alam niyo po ako, parati kong sinasabi, sana maging national artist si Leia Salonga. And I remember when I raised this point, one of my friends said, but she's too young. Sabi ko, ilan naman naging batayan ang pagiging bata sa pagiging national artist? Her body of work as a singer, as a film actor, she works in television, of course, yung kanyang pagiging theater actress as a singer, ay hindi mapapantayan. Gaganap po si Leia Salonga bilang tita ng Philippine-American character sa nasabing programa, where she's also expected to perform a song number. There's a story here, actually. Pero sa Lunes, April 18, ipapalabas po sa Amerika ang nasabing episode. Actually, ang pagkakaalam ko po, when the songwriter or the musical director was writing the song for this particular episode, wala ho silang maisip na ibang singer, kundi si Leia Salonga. Bravo! Mabuhay ka, Leia Salonga. Samantala, kung ang pinag-uusapan naman po ay kontrobersiya, controversial ang mga tweets ni Leia patungkol sa nabalitaan niyang ilang audience na nanood ng Les Miserables dito sa Maynila. Sabi ng award-winning singer-actress, we quote, friends that saw Les Mis had people around them talking and burping. I guess some that could buy premium seats couldn't afford class. Medyo that's biting. That's if you're just going to glue your eyes to your phone instead of watching that play musical, then stay home. No one likes a rude audience. Also, the theater isn't a karaoke bar. That's true. This isn't only about respecting the cast working hard on stage, but also respecting your fellow audience members and yourself. You know, I can relate to this story, kaibigan, dahil naalala ko nung ako'y nanood po ng pelikula ni Ate V, Everything About Her. We were inside a theater. Two rows behind us, may isang lalaki at limang babae ang kanyang kasama. Doon sa mga eksena kung saan lahat kami umiiyak na, lalo na yung mga eksena katulad himbawa nung si Sian and Ate V were in the hospital room. So iyak nang iyak yung mga babaeng kasama niya. Yung lalaki naman ganito ho, iyak naman kayo ng iyak, maniwala naman kayo, pelikula lang yan eh. You know, in a voice that everybody could hear in the theater. And hindi ko masabing, nanunood din ho kami, nagbayad din ho kami. Hindi lamang po yan. Pagkatapos, when there were some scenes na nakakatawa, so syempre yung kanyang mga kasama, tawa ng tawa. Ganito naman yung lalaki. Oh, yan, tumatawa kayo. Alam niyo na palang hindi totoo eh. You have to be aware that it's not just about you. You have to be considerate. Napanood ko po ang Les Mis dito sa Maynila, and we paid good money. Over 6,000 pesos plus. We were 8. Nagbayad ho kami. Pero ang may kasalanan po nung kami nanood, that's why Leia Salonga is right. Isa sa aming mga kasama, nung kumanta na si Eponin ng On My Own, abay, Diyos ko, mas malakas pa ang boses. One of my friends, and I said, can you shut up? It's not about you. I don't want to hear you sing the song. Totoo to. Pakinggan naman natin. You know, there are people who listen intently to the lyrics, to the notes, because we want to appreciate the player or the musical. So, Leia, mabuhay. I mean, and thank you for making a very strong stand about so many things. Ang aming respeto at pagmamahal ay sa iyo.